Sama atin po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Dito po sa ating Bible program, ngayong Martes po ng gabi ng February 18, 2020. Tayo po ngayon sa kalooban ng Panginoong Diyos ay inyo pong napapanood sa live streaming po natin sa Facebook at sa YouTube. At regular po tayo ngayong napapanood mula po rito sa Plaridel, Bulacan hanggang sa malalayong mga lugar ng ating bansa at hanggang sa abroad ay nakararating po ang ating Bible program. Yung atin pong programa pong ito ay tuwing Martes, Huwebes at Linggo ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Yan po ang ating mga bagong schedules ng ating live na Bible program. Yan po ay Tuesday, Thursday, and Sunday ng 9 o'clock ng gabi. Pagka po Linggo, meron din po tayong live na Bible program. Yan naman po ay alas 10 ng umaga para po sa ating Sunday worship service. At ngayon po ay ina-acknowledge po natin ang narito po sa ating live streaming sa Facebook. Sa kasalukuyan po ay meron pong 20 sa Facebook Live. Sa YouTube Live po ay hinihintay po natin yung pasabi po noong mga nag-aasikaso po ng ating live streaming sa YouTube Live. Binabati natin yung mga bago po nating mga viewers kay Harleen Faith Kunanan Mencidor. Magandang gabi rin po. At gayon din dito kay Tristan Ipapo. At sa lahat na po ng nandiyan sa ating Facebook live streaming, pakishare po pala natin sa ating mga kasama ang atin pong Bible program. Nakikisuyo na po ako sa lahat ng narito sa ating programa. I-share niyo po ito sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan. Kung kayo po ay member ng iba't ibang mga grupo sa Facebook, pwede niyo po itong i-share sa pamamagitan po ng watch party. Mas marami po ang makikinabang pagka po doon po sa mga grupo na tayo po ay member ay gamitin po natin yung watch party. Mas marami po ang makakapanood. At binabati ko po si classmate Rose Reyes na ngayon po ay nag-ano po sa atin. Nag-share po ng ating video. Pwede po ba akong makisuyo dito po sa 32 na nasa Facebook Live po ngayon, ha? I-share po natin ang link ng ating Bible program. Kung kayo po ay mga active member naman sa iba't ibang mga grupo sa Facebook, meron pong tinatawag na watch party. Habang kayo po'y nanonood dito po sa Bible program, yung lahat po nung nandoon sa grupo na yon. Halimbawa, meron po roon sa isang grupo ay ang member po ay mga nasa 50,000. O 50,000 po yung po pwede pong makapanood, makapakinig ng ating Bible study. Yun naman pong mga hindi pa nakakapag-like ng atin pong Facebook page. O, i-like nyo po para tuwing meron po tayong live Bible program, kayo po ay ma-notify ng Facebook sa ating live na Bible program.
O binabati po natin ang ating kaibigan, ha, si Ka Michael Marquez Sandoval. Magandang gabi po, ha, sa ating kaibigan na si Ka Michael Sandoval. At ngayong gabi, mga magulang at mga kaibigan, ay gusto na po nating umpisahan ito pong ating paglilingkod na gagawin. Gusto po nating ang gabi pong ito ng Martes ay mabigyan po natin ng pagtalakay ito pong nakaraang mga araw. Dahil hindi po tayo nakapag-live noon pong Linggo ng gabi dahil meron po tayong mga hinarap, inasikaso. Eh, meron pong request po sa atin na kung pwede naman ay magbigay po tayo ng paglilinaw dito po sa mga napakinggan na dinig noong mga taga-subaybay po natin na sila po'y dumalo doon po sa tinatawag nilang pasalamat sa may Apalit, Pampanga. Gusto po nilang kumpirmahin sa atin, mga magulang at mga kaibigan, kung may katotohanan po yung mga nadinig po nila, napakinggan po nila doon po sa kanilang dinaluhang pasalamat sa may Apalit, Pampanga. More or less po, ayon po sa ating mga kaibigan, ang tinuturo po doon noong tagapagturo sa kanilang nakaraang pasalamat, yung sa pamamagitan daw po ng mabuting gawa ay maliligtas ang tao. Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, magiging dapat sa Diyos ang isang tao. O ito po, mga magulang at mga kaibigan, ang gusto po natin ngayong maipaglingkod. Handa na po ba ang ating mga kasama para po dito sa ating pag-aaralan ngayong gabi? Tungkol po ito sa kaligtasan. Totoo po ba na ang kaligtasan ay sa pamamagitan po ng mga mabubuting gawa na ating gagawin? Yun po ba ang batayan para ang isang tao po na nag-iibig na maligtas, nag-iibig na maging dapat sa Panginoong Diyos, gawin po niya yung gawang mabuti na kanyang nalalaman? 37 na po ang nasa YouTube live. Sa Facebook live po natin, ha, hinihintay ko po ang inyo pong pasabi para naman ma-acknowledge po natin. Kay Louie Chan. Hindi na po tayo connected. Hindi na po tayo parte noong binabanggit niyo pong grupo. Ako po ay dati po doon sa grupo na yon, 19 years, from 1990 hanggang 2009. Yun po ang aking maikling sagot dito kay Louie Chan. Sa YouTube po ngayon ay mayroong 14. Sa Facebook ay 41, ha, baliktaran po, ha. 41 sa Facebook at 14 naman sa YouTube. Sister Mary Prima Gonzales, Brother Geoff Gabriel, ha, nag-join po sila. O ngayon, ito po ang ating paksa ngayong Martes po ng gabi. Tungkol po sa salvation, tungkol po sa kaligtasan. Sa Biblia po, saan po ba
nakabatay ang kaligtasan. Kagaya po ba ito noong tinuturo, noong nandoon po sa grupo na yon, sa may Apalit, Pampanga, na ang mga miyembro po ng kanilang samahan binibigyang diin na gumawa ng mabuti para maligtas. May topic po tayo ha kay Louie Chan. Baka po kayo hindi aware sa format ng ating Bible program. May paksa po na tinatalakay. Hindi naman po pwede na basta bato kayo ng bato ng tanong, ako naman po ay sagot ng sagot. Hindi ko na ho mauumpisahan ito pong ating programa. Sapat na po yung ako ay nagbigay doon po sa inyong isang tinanong, pero hindi po kasi yan ang format po ng ating programa. Sa loob po ng mag-aapat na taon, meron po kasing topic na dinidiscuss sa oras po ng programa. Sana maintindihan po ninyo ha, kung kayo po ay baguhan sa ating programa. Sa darating po na July ay 4 na taon na ang ating Bible program sa Facebook Live. At doon po sa ating sinusunod na format, yun naman po yung format po na nakasanayan na po at nagustuhan po ng marami. Kasi po, pagka kada tanong ay sagot naman ako ng sagot, magiging chapsuy ang ating programa. Ha? Kumbaga, saang direksyon po tayo mapupunta? Mawawala po yung kaayusan. Ha? Bagamat yung mga tinatanong nyo naman po ay kaya ko naman pong sagutin, kaya lang hindi na po yan ang magiging concern po ng nakararami. Magiging ano na po yan, kumbaga ang napagbibigyan ko na lamang po yung isang tao dito sa ating programa. Kaya I hope maunawaan nyo po na dito po sa programang ito, sa loob po ng mag-aapat na taon ay meron pong format na sinusunod. O ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan tungkol po sa kaligtasan. Meron pong pagtuturo na sa pamamagitan ng mabuting gawa na alam nung tao, doon siya magiging dapat sa Diyos, doon siya maliligtas. So ngayon, sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, yun po bang kaligtasan? Ano po ba iyan ayon sa Biblia? O babasahin ko po ang nakasulat dito po sa aklat ng Efeso sa Kapitulo 2. At ang talata po ay 8 hanggang 10. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Dito po tayo muna sa Efeso 2:8. Mga magulang at mga kaibigan, ano po ang nabasa po nating nakasulat? Ang sabi po sa binasa natin, sapagkat sa biyaya, ang kausap po rito yung mga Kristiyano sa Efeso. Ang sinabi po ng Apostol Pablo sa pamamagitan po ng kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Efeso, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung ating mga kasama, ang ating pong katanungan, yung kaligtasan, papaano po ba tayo
maliligtas. Saan po nakabatay ang kaligtasan? Ayon po rito sa binasa nating talata, maliwanag po ang nakasulat. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, yung kaligtasan po ha. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. O dapat po maunawaan natin mga magulang at mga kaibigan, yun po palang kaligtasan, yan po pala'y sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito pong kaligtasan, mga magulang at mga kaibigan, sabi po rito, ito'y hindi sa inyong sarili. Ha? Yung kaligtasan, hindi mo yan matatamo, hindi mo yan makakamit sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Yun po palang kaligtasan na ito po'y sa pamamagitan ng pananampalataya, ito po ay kaloob ng Diyos. Pag sinabi pong kaloob ng Diyos, ito po ay regalo. Tama po ba? Yung ating mga narito po ngayon sa Facebook Live po natin, 43 ang nasa Facebook Live at sa YouTube Live po, kanina po ay meron pong na-register na 14. Kayo po ba ay sang-ayon dito po sa ating binasang talata? Efeso 2 at 8, ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At itong kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos, kaloob ng Diyos, ang kaligtasan. Amen. Pwede po bang mag-amen ang mga kasama po natin na sang-ayon po dito sa ating binasang talata at dito po sa atin po ngayong tinatalakay. Dapat po maunawaan natin at matanggap natin na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi po, sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Paano tayo nagkaroon ng kaligtasan? Ha? Ito palang kaligtasan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ha? Paano tayo pinagkalooban ng Panginoong Diyos ng kaligtasan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po yung tinuturo po doon sa grupo, yan po sa may Apalit, Pampanga, yung mga umaten nung kanilang pasalamat na ang kanilang nadinig, natutunan, na hinihikayat sila na gumawa ng mabuti para maligtas, ay yun po ay salungat. Taliwas po iyon dito po sa binasa nating Efeso 2:8. Bakit? Eh kasi maliwanag naman sa Efeso 2:8. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yan, dapat po nating mabigyan ng pansin, kaya pala tayo nagkaroon ng kaligtasan, eh dahil ito po ay sa biyaya ng Diyos sa atin. Hello?
Mga magulang, mga kaibigan, napasin niyo po ba yun? Yung kaligtasan, kaya po tayo nagkaroon yan, dahil biyaya po yan ng Panginoong Diyos. Yung kaligtasan na yan, kaloob yan sa atin ng Diyos. Sino po ang pinagkalooban ng Panginoon noong kaligtasan na tinatawag po na biyaya, kaloob? O, sila po yung mga sumasampalataya. Amen. Ngayon po sa Facebook Live ay sumampa na po ng 60. Dito po sa aking nakikita, 60. At sa YouTube po, kung nadagdagan pa, sabihan lang po tayo, ha? O, ito po bang Efeso 2.8? Ito po ba'y maliwanag na po sa ating lahat? Ang kaligtasan, paano po nagkaroon ng kaligtasan? Sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Yun pong kaligtasan, yan po'y regalo ng Diyos sa atin. Kaloob yan sa atin. Sino po ang pinagkalooban? Sino ang niregaluhan ng kaligtasan? Yung mga sumasampalataya. Amen. Naligtas sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Ha? Naligtas po ba sa pamamagitan ng gawa? Yun ba ang ating nabasa? O wag ho kayong padadaya. Diyan po sa mga nagtuturo na yung kaligtasan, magkakaroon ng tao ng kaligtasan, magkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Hindi po ganon, mga magulang at mga kaibigan. Ang kaligtasan po, ipinagkakaloob yan ng Panginoong Diyos. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos sa tao. O, sino po yung tao na pinagkakalooban ng kaligtasan? Yun pong sumasampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya, naligtas. Ano ang ibig sabihin? Ito po ang gusto ko pong maunawaan ng ating mga kasama ngayong gabi. Yung kaligtasan, regalo yan ng Diyos. Kaloob yan ng Diyos. Wala kang ginawa para dyan sa kaloob o regalo ng kaligtasan. Tama po ba? YouTube, 16. Sa Facebook, meron po ngayong 48. Meron pong nababawas kasi po yung iba nang gugulo. O kailangan po silang alisin dahil hindi sila makakabuti pagka po hahayaan natin yung mga nang gugulo. Iniistorbo po nila yung mga kasama sa ating pag-aaral. Kaya po nagkakaroon po ng changes, ng pagbabago sa mga viewers po natin. Nililinaw ko lang, bakit po kanina ay nasa 16 na, bumaba po. Kasi meron po kailangang mga alisin sa oras po ng ating programa dahil lang gugulo na lang. Hindi naman sila nag-join para po makipag-aral, makipag-Bible study. O lalo nga po yung grupo na tinatamaan ng ating pangangaral, sila po yung mga nagre-react ng negative. Wag na lang po nating papansinin, wag po kayong papa-apekto kung may mga pumapasok po rito na ang layon po ay manggulo. Diyan nyo naman po makikita na sila po ay walang GMRC. Wala silang good manners and right conduct. Kaya nga papaanong yung iglesia na yun ay iglesyang sa Diyos.
kagandahang asa lang po ay hindi natin na makita. Ha? Kasi kung ikaw po ay meron kang kagandahang asal, dumayo ka po sa isang bahay, hindi ka pwedeng ikaw ay aasta nang wala sa ayos. Tama po ba? Hindi pwedeng ikaw po hindi magbe-behave. Dapat, tayo po'y dumayo sa isang bahay, tayo po ay pumasok sa isang bahay, dapat po tayo po ay marunong ng tamang pag-uugali. Dapat alam natin yung wastong asal. Tama po ba? Yung ating mga kasama, gusto ko lang po nga maunawaan po ninyo na itong live na Bible studying ito, ang layon po nito ay yung salita po ng Panginoon ay maihatid sa ating mga kapwa-tao. Hindi lamang po rito sa Pilipinas, kundi sa mga nasa abroad. At dahil meron po tayong mga kaibigan na hinihingan po tayo ng paglilinaw para matimbang-timbang po nila yung kanilang mga napapakinggan, nadidinig, o ito po. Kaya po tayo ngayon ay mayroong ginagawang pagtalakay para linawin po yung mga dapat na linawin. O ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung kaligtasan, yung salvation, yan po pala'y kaloob o regalo ng Diyos. Pagka regalo, hindi mo yan pinagtrabahuhan. Hindi mo yan pinagpagalan. Tama po ba? Betel Chris Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsagot at pagsang-ayon. Wala kang effort. Wala kang ginawa dyan. Dahil yan nga ay regalo . Tama po ba? Hello, yung ating mga kasama. Di ba pagka po tayo ay meron tayong niregaluhan? Yun ho bang niregaluhan natin na yun . Kaya mo niregaluhan . Dahil may ginawa sa'yo. Hindi ba dahil sa iyong kagandahang loob, kaya ka po nagregalo? Tama po ba? Hello, yung ating mga kasama, sana nakukuha niyo po yung punto na yun. O kahit tayo man po, bawa birthday po natin, dumating yung ating mga kaibigan, yung ating mga kamag-anak, yung mga nagmamahal sa atin. O, niregaluhan tayo. Hindi po ba yung regalo na yon? Dahil sa kanilang kagandahang loob. Ha? Ang regalo po, hindi mo yan pinagtrabahuhan, hindi mo yan pinagpagalan. Ha? Wala ka dyang effort. O ngayon, gusto ko pa pong ito bigyan pa ng paglilinaw. Ang kaligtasan, kaloob ng Diyos. Kangino sa mga sumasampalataya. Ha? Dahil sa pananampalataya, ikaw ay naligtas. O ang tanong, yun bang pananampalataya? Ha? Kaya ka naligtas. O kangino ba nanggaling yung pananampalataya na yon? Hello? Interesado po ba ang ating mga kasama? Kasi baka po may mag-isip. Brother Willy, sabi mo, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos. At ang pinagkalooban ng regalo ng kaligtasan ay yung mga may pananampalataya, yung mga sumampalataya. Hindi ba ikaw, Brother Willy, yung ikaw ay sumampalataya? Yung ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya, hindi ba ikaw ang may gawa nun? Hello? Yung ating mga kasama, pwede po ba kayong sumagot po dyan? Gusto ko lang po kayo po ay matuto noong nakasulat sa Biblia.
Matagal na po kasi ako dito po sa ating ginagawang ito. 16 na taong gulang po. 30 taon na po ang nakararaan. Kaya yung pong mga naiisip ng mga tao, yun po ay halos yun po ay na-anticipate na po natin. Lalo po yung mga talagang gusto lang pong tumutol, gusto lamang pong ako ay puntusan. Sabi ni Brother Willy, ang kaligtasan ay regalo, kaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya. Edi, pagka ikaw sumampalataya ka, meron kang pananampalataya, may ginawa ka. Paano ika yung sinasabi ni Brother Willy na yung kaligtasan ni regalo, kaloob, at dahil yan ni regalo, kaloob, wala kang effort, wala kang ginawa dyan. O, paano ika, Brother Willy, yung sumampalataya? Hindi ba ika effort mo yon? Gumawa ka rin. Sumampalataya ka. O gusto niyo po bang maintindihan yan? Pwede po bang sumagot yung mga interesado pa na ito po ay maging malinaw sa ating lahat? Sa iba po kasi, ang kanilang pagkaintindi ng kanilang pagkaunawa, yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sumampalataya yung tao sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya nagkaroon ng kaligtasan. Kaya siya pinagkalooban ng regalong kaligtasan dahil sumampalataya siya. Lumalabas, may effort pa rin yung tao. May ginawa siya. Kaya siya niregaluhan ng kaligtasan. Yung mga kasama natin, 45 ang nasa Facebook Live o sa YouTube Live po. Kayo po ba? Nakita nyo po ba yung punto na yon? Yung iba po, ganoon ang kanilang pagkuha dyan, pagkakaunawa dyan. Para po ako ay pamalian, tutulan. Sabi ni Willy Santiago, kaloob ang kaligtasan. Kaloob ng Diyos ang kaligtasan. Ang pinagkalooban ng kaligtasan, yung mga may pananampalataya, yung mga sumampalataya kay Jesus Christ. 23 sa YouTube, 46 sa Facebook. Hindi ba ikaw yung pagsampalataya, yun ay gawa yun? Ikaw ang gumawa noong pagsampalataya? O kaya ikaw, meron ka rin ginawa dyan? Yan ang argumento po noong mga yung mga gusto lamang po tayong tutulan. Gusto po nilang i-disregard ito pong ating pagtalakay dito. Napansin niyo po ba, ako po hindi pa umaalis sa Efeso 2:8. Pero meron na po akong mga punto na binibigyan po ng punto. Gusto ko pong mapansin po ninyo. Tama po ba na yung kaligtasan ay ibatay sa gawa? O hindi naman po nakabatay sa gawa ang kaligtasan. Sabi po sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ano dapat nating mapansin dito, mga magulang at mga kaibigan? Yung kaligtasan, yun po'y regalo sa atin ng Diyos. Hindi yan sa ating sarili. Ngayon, sino po yung pinagkalooban ng kaligtasan? Yung mga may pananampalataya. Yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ.
Ang tanong, yun ho bang pananampalataya na yun? Ha? Yun po bang pagsampalataya kay Jesus Christ? Yun po ba ay sa atin ho ba yun? Sa ating sarili po ba yun? Tayo po ba gumawa nun? Hello? Ha? Yun ho bang pananampalataya ay sa atin nag-umpisa? O pwede po ba kayong sumagot? Hinihintay ko po ang ating mga kasama. Kung kayo po ay nakikinig ng mabuti at interesado po, pakisagot po yung aking tinatanong. Yun ho bang pananampalataya na naging batayan kaya tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, tayo po'y pinagkalooban, niregaluhan ng kaligtasan, ha? Niregaluhan tayo ng Diyos ng kaligtasan. Dahil tayo po'y may pananampalataya, dahil tayo po'y sumasampalataya. O yun ho ba ay sa atin naman nag-umpisa? Sige nga po, sagot po kayo, ha? Kung gusto nyo pong sumagot ngayon, kung hindi nyo naman po alam ang sagot, sabihin nyo lang po sirit na, sirit, para ako po ay makapagpatuloy. Oh, diyan po sa mga nasa YouTube, meron po bang gustong sumagot? Ha? To God be the glory, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po ha, sa inyong pag-subaybay. Oh, hinihintay ko po ang nasa YouTube at nasa Facebook. Meron ho bang gustong sumagot? Pagka po kayo ay sirit na, sabihin nyo sirit na para ako naman po ay magdire-diretso na. Ganito po kasi ako maglatag ng ating mga argumento rito sa programa. Si Brother Jacob Santos, sirit na eh. O yung iba po. Ha, yung ibang mga narito, 45 po yung nasa Facebook Live. O nakikinig po ba kayong mabuti? Ha? Sa YouTube po, may 23. Oh. Yung kaligtasan, kaloob, regalo ng Diyos. Ngayon, bakit ka ngayon niregaluhan ng kaligtasan? Dahil sa pananampalataya mo. O ngayon, yun bang pananampalataya mo, sa'yo ba nang umpisa yun? Ha? Yung bang pagsampalataya mo, ikaw ba gumawa nun? Oh, sige. Sino pa ang sirit? Sabihin nyo pong sirit na kayo para magtuloy-tuloy na tayo dito. Si Brother Jacob Santos pa lang ang sumagot ng sirit. O, yung ibang mga nandyan. Sa Facebook at sa YouTube. Huwag ho kayong mahiya na umamin na sirit na. Ha? Hindi po ninyo alam ang sagot para po tayo dire-diretso na. Narding de la Paz, hindi po sa atin, sa Diyos Ama. O yan, may sagot po, pero mas maganda sana kung may talata na ibinigay. Eh. Ha? Sana kumpleto yung sagot eh, may mayroong batayan. Mark Christopher Labastilla, sirit kay Ramseco Oyalip, sirit na po. Maria Geraldine Milante, sirit po. Ayan, Mary Prima Gonzales, sirit. Ayan, at least po ay eto na ha, yung mga pumapasok na sagot. Kay Brother Vic Balenciado, sa Diyos po. Ayan. Mas maganda po kung kumpleto at may talata. Ha? O ngayon, sagutin ko na po ha. Yung ating pananampalataya na pinagbatayan ng Panginoon para pagkalooban tayo ng kaligtasan. O yun bang pananampalataya na yan? Sa atin ba yan nag-umpisa? Yun bang tayo ay sumampalataya kay Jesus Christ? Yun ba ay maituturing na sarili natin, ha? Na
na effort, sarili nating paggawa iyon. O, basahin natin. Ito po yung talata sa aklat ni San Judas. Sa uno, at ang talata po ay tres. Ito po ang nakasulat. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat. O, tinan nyo po, ah, kaligtasan pa rin po ang ating pinag-uusapan dito, ha? Tungkol sa kaligtasan, salvation, ha? Tungkol sa kaligtasan nating lahat. Ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Napansin niyo po ba yung huling bahagi noong Judas 1:3? Ulitin ko po yung last part. Ha? Sabi po rito na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Yun po palang pananampalataya ng mga banal. Yung mga banal na naligtas. Yung pananampalataya ng mga banal, ito pala'y ibinigay. Hello? Ha? Napansin niyo po ba yun? Yung mga banal, kaya nagkaroon ng kaligtasan dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayon, yung pananampalataya na yon na pinagbatayan para sila po'y pagkalooban ng kaligtasan, yung palang pananampalataya na yon ibinigay ng Diyos. Amen! Amen po ba? Ano dapat nating maunawaan dito? Ah, yung kaligtasan, bigay ng Diyos. Yung pananampalataya na batayan para sa kaloob na kaligtasan, bigay din ng Diyos. Amen. Pwede po bang mag-amen ang mga kasama natin na sang-ayon po dyan? Ha? Kaya ikaw po ba, meron kang ipagmamapuri? Ha? Meron kang ipagmamalaki? Meron kang ipagyayabang? Ha? Sa kaligtasang nasa iyo? O kanino nang galing ang kaligtasan mo? Sa Diyos. O kanino nang galing ang pananampalataya mo? Sa Diyos din. Amen. Yung ating mga kasama. Ha? Nasang-ayon po dyan. Sige po, sabihin nyo lang po. Comment lang kayo ng amen. Napansin nyo po ba, ako po mula pa kanina nung mag-umpisa, may binabasang talata. Ha? Hinimay ko lang po, hinimay ko lang yung Epeso 2:8. Bakit? Yung iba ho kasi hindi po nabibigyan ng pansin na kahit pala yung pananampalataya. Ha? Kaya tayo naligtas, eh nanggaling din sa Diyos. Yung kaligtasan, galing sa Diyos. Regalo ng Diyos sa atin. O yung pananampalataya, galing din sa Diyos. Binigay sa atin ng Diyos. Amen. Kaya nga po ang sabi dito na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay. Pagka po ibinigay, may nagbigay. Ganyan po, mga magulang at mga kaibigan. Dapat tayo po matalas. Dapat tayo po metikuloso sa mga salitang sinulat. Ha? Brother Jacob Santos, amen. Ngayon ko lang nalaman yan. Edi, praise the Lord. Ha? Nadagdagan pa tayo. Ha? Lalo pang
luminaw sa atin, mga magulang at mga kaibigan, na papaanong may mag-claim na ang kaligtasan ni sa pamamagitan ng mabuting gawa? Eh kung ating pag-aaralan, yung kaligtasan, pinagkaloob ng Diyos, regalo ng Diyos, kangino, sa mga may pananampalataya, sa mga sumasampalataya. Ngayon, papaano naman nagkaroon ng pananampalataya? Yung mga pinagkalooban ng kaligtasan, eh pati pala yung pananampalataya, kaloob din ng Diyos. Binigay ng Diyos. Kaya pag naunawaan natin lahat ito, ay wala pong mag-ano sa atin, magmamalaki. Wala pong magmamapuri kahit sino sa atin na ikaw ay naging dapat sa Diyos, nakarating ka sa langit, eh dahil meron kang ginawa. Ha? Yung iba, ang pagkakaunawa, dahil si sumampalataya. Para sa kanya nang galing yung pananampalataya na yun. O hindi po ganon. Yung pananampalataya galing din sa Diyos. Binigay ng Diyos sa atin. Nakita niyo po ba kung gaano kalaki ang pagmamahal, ang pag-ibig ng Diyos sa tao? Yung pananampalataya na batayan para maligtas ang tao, binigay ng Diyos. Kaya yung kaligtasan, bigay din ng Diyos yun. Amen. O yung mga dumalo doon sa pasalamat, noong nakaraang pagpapasalamat ninyo, o kita nyo po, Epeso 2.8, Judas 1.3 pa lang ang binabasa natin. Naintindihan na po ba natin na ang kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan niyan ng ating mga ginagawa? Hindi po yung mabuting gawa. Ngayon, alam na alam ko naman po ang gagawin noong mga gusto tayong puntusan. Ayan, si Willy Santiago, tutol sa gawang mabuti. Para kay Willy Santiago, hindi na kailangan gumawa ng mabuti. Yun ang mali. Pag hindi ko sinabi, huwag niyong ilalagay sa bibig ko. Kay Russian Jai de Gracia, Ozami City, good evening. Ngayon, ito po sinasabi ko ha, kasi merong iba, puputulin yung sinasabi ko, yung mga desperado. Si Willy Santiago pala, tutol sa gawang mabuti. Pag ikatutol ka sa gawang mabuti, gawang masama na ang pinopromote mo niyan. Hindi naman o ganun. Kahit ulit-ulitin po niyo sinabi ko, hindi ko po binabaliwala yung mabuting gawa. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong gagawa ng mabuti. Ang sinasabi ko po, nagkakamali ang sinuman pagka ang kaligtasan ay binabatay niya sa gawang mabuti. Amen. Yung mga kasama natin na naintindihan po yung sinabi ko, nakuha po yung punto, sabihin niyo po amen. 46 ang nasa Facebook Live. Sa YouTube Live po, kung may nadagdag pa. Uulitin ko po. Hindi ko po tinututulan ng gawang mabuti. Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo gagawa ng mabuti. Ang tutul ko po, ang tinututulan ko, yung turo na ang kaligtasan sa pamamagitan nung mabubuting gawa. Kailangan mong gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Diyan ako tutol. Huwag ninyong ilalagay sa bibig ko yung hindi ko sinasabi. Yung mga desperado dyan, yung mga kritiko,
Nadesperado po akong puntusan, kahit hindi ko naman sinabi, sila po ang naglalagay sa bibig ko. Sila po yung naisip nila, yun ang kanilang ginagawang tindig ko. Yun ang kanilang ginagawang stand ko. Kaya parang kaya nila akong pamalian. Sila po ang nakaisip. Yun ang kanilang pagkuha. Tapos sabi ni Willy Santiago, sarili po nilang pagkaintindi ang ginagawa nilang stand ko. Kay Fernando James sa YouTube, 19, now ko lang naintindihan ito. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Holy Spirit na ngayong gabi ay tayo po binuksan ang ating mga kaisipan. Niliwanagan po ang ating mga kaisipan para maunawaan natin na ang kaligtasan at pananampalataya parehong kaloob ng Diyos sa tao. Amen. Nagkakaintindihan po ba? Galing sa Diyos yung pananampalataya, galing din sa Diyos yung kaligtasan. Kaya walang sino mang tao na pwede pong magmapuri, magmalaki, na kaya siya naligtas dahil meron siyang ginawa. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag na po ba yan? Yung kaligtasan, kaloob ng Diyos. Regalo ng Diyos yan sa tao. Sino po ang pinagkalooban ng kaligtasan? Yung may pananampalataya, yung sumampalataya kay Jesus Christ. O papaano naman nagkaroon ng pananampalataya yung tao kay Jesus Christ? Yung pananampalataya niya, binigay ng Diyos. Galing sa Diyos. Amen. Ayan. O ngayon, ano po yung sinasabi ko na yung kaligtasan, nagkakamali ang sino man pagka ibinatay niya sa gawa. Pagka siya nagkaroon ng isipin na meron siyang parte, meron siyang ginawa, meron siyang pagsusumikap, meron siyang effort, kaya siya'y naligtas. At ano po yung sinasabi ko na hindi naman ako tutol na gumawa ng mabuti ang Kristiyano. Nililiwanag ko lang ang tinututulan ko pagka ang tinuturo natin para maligtas ay gumawa ng mabuti. Doon ako tutol. Pero hindi ako tutol na ang Kristiyano kailangan gumawa ng mabuti. Magkaiba po yun, ha? Wag ho kayong magpapadaya dyan po sa mga gustong mandaya. Puputol-putulin yung sinasabi ko. Para po ito maging klaro, ang Kristiyano, dapat gumawa ng mabuti. Pero hindi siya dapat gumawa ng mabuti para maligtas. Pagka ang usapan ay sa kaligtasan, hindi kailangan yung mabuting gawa para sa kaligtasan. Pero pagka ikaw ay Kristiyano na at naligtas ka na, kailangan mo yung gawang mabuti. Ngayon, paano yan? O itutuloy po natin. Time check, 10:02 na po ng gabi. Meron lang po tayong mundang break. Meron tayong short video. Pagkatapos po ng short video, kay Obet Hipolito, pamangkin ko po yan, nakikinig po sa atin, kay Brother Isko Sampan. O paglipas po ng ating short video, balik po tayo sa ating tinatalakay.
Good morning po sa lahat ng mga kapatid. Sa mga kapatid po natin sa abroad at sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas. Gusto ko rin pong magpapatotoo po ngayon sa araw na ito. Sa totoo lang po, marami na pong pinapagaling ng ating Panginoon Diyos ang ating Panginoong Isokristo. Hindi ko lang po na-share lahat, eh. Marami na po, hindi ko nakalimutan ko na yun. Pero yung isi-share ko lang po ngayon, yung mga naalala ko ng pinagaling po ng Jesus Christ. Noong makaraan po, nung pinanalangin po natin yung pamangkin po ni Manong si ano, yung si Karas po, hindi na po makakalakad dyan eh. Pero nung tayo po nanalangin, patuloy po tayo nanalangin dito, sama-sama po tayo. Ngayon po, sa awa ng Diyos, nakakalakad na po yung bata. Ay, buhay na po yung bata eh. Ngayon, sa awa po talaga ng Diyos ngayon, nakakalakad na at ano, tuloy-tuloy naman po yung pag-aaral niya and then pinapasa na po siya ng teacher niya. Marami pa pong ano, yung misis ko po sa buong pamilya ko po pag kasi alam niyo naman po ako pagka mayroon po nakitang mga tao na nangailangan po, pinapuntahan ko rin po kaya dapat din po natin gawin yun eh bilang sumampalataya po. May mga tao po na nangailangan po, may mga sakit. Awa naman po ng Diyos pagka napanalangin po natin, pag napanahawakan po ng ating mga kamay at binanggit po natin pangalan ni Jesus Christ, gumagaling naman po sila. Karamihan po gumagaling, meron naman po hindi papagaling agad, merong gradual lang po, pero karamihan po napapagaling po pagka ginamit po natin pangalan ni Jesus Christ. Ngayon ng Panginoon. Nung isang beses po yung misis ko na ano, sumakit po yung ano, meron po silang gagawin ni Marjorie. Eh, parang hindi niya po kaya eh. Pumunta po sa garahe, eh, siguro po, eh, sumampalataya naman po siya kasi alam naman ni Marjorie na ano. Sabi sa akin, panghawakan mo ngayon, ano, hindi ako maka, parang sa malakiram na po, parang sakit ng tiyan ko, baka hindi ako magagawa. Sabi ko, halika, eh, sumampalataya po eh. Sabi ko, halika, hinawakan ko yung tiyan niya. O sa pangalan ni Jesus, sinasawa yung sakit na tiyan. Utusan ng sakit na tiyan, umalis niya yung Jesus name sa dugo ni Jesus. Nag-uutos na gumaling. Ayun. Maya-maya po, pumasok po siya. Wala na po siya naramdaman. Ipinita siya. Wala, ano, sumasaya na po. Marami po, marami lang po. Kasi hindi ko lang i-share po sa inyo lahat. Yun lang pong natatandaan ko. Kaya, nalo ko po kayo lahat mga kapatid, yung lahat po ng mga sumampalataya, gamitin po natin ito, nandito po sa atin yan, yung Holy Spirit po. Gamitin po natin, huwag po natin hayaang nakatinggal po sa atin yan. Opo, meron po kami pinanalangin ni Sister Kintin nga po yung may buko sa ulo, may buko sa ulo po. Hindi natin na paloob po natin mamaya. Kaya mga kapatid, yun lang po ang gusto ko i-share sa inyo at God bless po sa lahat. Nagbabalik po ang ating Bible program ngayong Martes po ng gabi, February 18, 2020. At binabati po natin ang lahat ng mga narito po ngayon sa ating Bible study. Dito po sa Bible program, sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ang ating pong mga kasama, ngayon po 47 ang nasa Facebook Live. Sa YouTube Live po, paki-inform po ako kung meron pa pong nadagdag at kung meron pong mga gusto pong magpabati sa atin dyan po sa YouTube Live. O, dito po ba sa ating tinatalakay, ha? Sa loob po ng isang oras ng ating talakayan, meron na po ba kayong natutunan? Naliwanagan na po ba natin, mga magulang, mga kaibigan, ng tungkol po sa kaligtasan? Sa loob po ba ng isang oras na tayo po'y nagbasa ng mga talata o binasa natin, Epeso 2:8 at yung Judas 1:3. Yan po ba ay maliwanag na sa atin?
YouTube, 25. Facebook, 44. O, dadalawang talata pa lamang po yung ating binasa. O, yun ho bang katuruan na ang kaligtasan po ay nakabatay sa gawang mabuti? O, yun ho ba ay tama? Ha? Totoo po ba yung aral na yon? O, lalo po yung mga miyembro noong grupo sa may Apalit, Pampanga. Sana kayo po ay ano, eh, maliwanagan na po ang inyong mga isip. Ha? Ako po, binabasa ko lang naman yung mga talata sa Biblia. O, yung kaligtasan po, eh, ito po, tandaan natin, sa biyaya. Yung biyaya po sa Tagalog, yan po ay grace sa English. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ayan. Pansinin po ninyo, ha? Doon po sa umpisang salita na ginamit, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Dahil sa biyaya, kaya po naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. O ngayon, yung salitang biyaya, yung salitang grace, mga magulang at mga kaibigan, kung si Apostol Pablo po ang tatanungin natin, ano po ba ang kahulugan ng salitang biyaya noong salitang grace? O, basahin po natin ang Roma 11 at ang talata po ay 6. Ito po ang ating mababasa, Roma 11:6. Ngunit, kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Hello! Yung ating mga kasama, Roma 11:6 po ang ating binasa. Yung salitang biyaya o grace, ayon po kay Apostol Pablo, pag sinabing biyaya, ano po iyon? Ulitin ko po. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Hello? Ano po ang nabasa natin sa Efeso 2:8? O, balikan natin, ha, para mapansin po ng ating mga taga-subaybay, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Ayan. Sa biyaya kayo'y nangaligtas. O meron po ba diyang involved na gawa? Eh, nakasulat po eh, pagka biyaya, hindi sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Amen. Amen po ba, mga magulang at mga kaibigan? O, sige, pupuntahan ko po ang salin ng magandang balita Biblia para mas madali po nating maunawaan yung Roma 11 at 6. O, sundan niyo po ako, ha? Ito po ang mababasa po natin. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. O mas maliwanag po pala dito po sa magandang balita Biblia, ha? Mas madali po nating maintindihan. Yung biyaya, yun po yung kagandahang loob. Ha? Dito po sa magandang balita Biblia. Ano po ang sabi? Ulitin ko po, ha?
At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Amen! Pwede po bang makisuyo sa ating mga kasama ngayong gabi sa mga naunawaan po yung tungkol sa salitang biyaya? Ha? Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. O yung kaligtasan po ba, mga magulang at mga kaibigan, may kinalaman po ba yung gawa dyan? Abi pagka may kinalaman ng gawa, gawa ng tao, sabi, hindi na biyaya yun. Maliwanag po ba? Ha? Ayan. Malinaw, Brother Alberto Baskugin, Brother Jean Albert Chan. Amen. O, yung iba pa po, ha? Yung nasa YouTube live, malamang ko lang kung nakikinig ng mabuti at naiintindihan. Ayan. Pagka sinabing biyaya, kagandahang loob, eh walang involved na gawa ng tao dyan. Ah, malinaw po ba? O, sige, ulitin ko uli, ha? Sa magandang balita, Biblia. Dito po, eh, talagang masusukul natin yung mga tagapagturo, ha? Kagaya nung nasa may apalit Pampanga, na mali yung kanyang itinuturo, eh. Na yung kaligtasan, eh, may kinalaman yung gawa ng tao. O, eto, ha? At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ha? Pagka ang kaligtasan po, ang naging batayan, eh yung gawa ng tao, ay hindi po yan masasabi pang biyaya o kagandahang loob ng Diyos. Amen. Ayan ang dapat nating maintindihan. Ha? Kaya yung mga miyembro po na nag-request sa akin, Brother Willy, na-miss namin yung Sunday mo na Facebook Live. Baka naman pwedeng pag ikaw ay nag-live na, eh, yung mga nadinig namin doon sa pasalamat ay mabigyan mo naman ng pagtalakay, ng paglilinaw, para naman na malaman namin kung kami ba dapat pang magpatuloy dito sa grupo na ito, sa iglesyang ito, dahil yun ang tinuro sa amin. Kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Ha? Ayan. Sa version po ng ang bagong magandang balita Biblia. Ayan. Nakalagay po yung Roma 11:6. Ayan. Salamat po kay Brother Jacob Santos. O ngayon, pwede maliwanag po na ang kaligtasan, mga magulang at mga kaibigan, yan po ay dahil sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Naligtas po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya ng Diyos, wala po diyang kinalaman ang gawa ng tao. Amen. Roma 11:6, tandaan niyo po yung talata na yan. Yan ang sumusuporta po dyan sa Epeso 2.8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob.
ng Diyos. Biyaya po ng Diyos sa atin yung pananampalataya at yung kaligtasan. Yan ang dapat nating maintindihan. Ngayon, ano po yung tungkol sa nabanggit ko na tutulak ko na ibatay sa gawang mabuti ang kaligtasan ng tao. Pero hindi ako tutol na ang Kristiyano ay dapat gumawa ng mabuti. Dapat ito po'y maresolba natin. Baka po yung iba na mapurul makinig. Meron po kasing ganun talaga. Dalawang oras po yung programa ko. Ewan ko kung pinakinggan ng buo, kinumpleto. Tapos mapurul pala makinig. Kaya, pag po lagay na po ng komento dito po sa atin, lumalabas pong katawa-tawa dahil mali yung kanyang pagkaunawa o talagang sinasadya niyang maliin para lang po merong maipukul sa atin. Sa YouTube po ay may 30. Sa Facebook po ay 43. Praise the Lord. Ngayon, ano po yung sinabi ko na mayroong mga mapurul makinig? Di ba, basahin ko po sa Hebreo 5.11. Tungkol sa kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. O meron po ba akong batayan sa sinabi ko na mayroon mapurul makinig? Makikinig na lang, hindi pa pagbutihin. kasi ang gusto po, hanapan ako ng mali, hanapan ako ng butas. Sabi ko nga, mas magaling pa ba kayo doon sa abogado na bago sumama rito, kung ilang buwan akong pinakinggan. Yung abogado po, noong umpisa po akong mapanood, ang tawag sa akin ni rebelde. Ba't ika ako makikinig dyan, rebelde yan. Kasi galing po siya noon sa grupo. Doon sa may Apalit, Pampanga. Noong siya po ay nasa Japan, si Attorney Chris. Sabi niya, uy, ito pala yung rebelde? Ito pala yung rebelding sinasabi? Sabi niya, ba't ako makikinig sa'yo, rebelde ka? Nung siya po'y nasa Japan, wala na po siyang mapakinggan dahil doon po sa programa, sa radio, television, puro replay. Sabi niya, pakinggan ko nga itong rebelde na ito, kung ano sinasabi. Aba, nung nakinig na po siya, nakarinig po siya ng mga sinasabi natin, nainganyo na po, tuloy-tuloy na pong makinig si Attorney Chris. Hanggang sa bandang uli, tumawag na sa akin, Brother Willy, ako ika ay matagal nang nakinig sa iyo at tinimbang-timbang ko yung mga nadinig ko. Mas ano ika, mas sensible yung mga sinasabi mo na yan. Abogado po yun, ha? Ang abogado po yan, pag nakinig yan, talagang ang hinahanap po niyan, kung ano yung mali. Kung ano yung maipupuntos niya. Awanin Diyos, sa ilang mga buwan na pakikinig niya, wala ho siyang naipuntos sa mga pinapahayag natin dito. O kaya po yung abogado po yung nagpabautismo. O ngayon, Meron naman po dyan, mga kritiko natin, kung umasta, kala mong magagaling, makikinig na lang hindi pa pagbutihin. Mapurol makinig, sabi po sa Biblia. Nagsipurol sa pakikinig, o sa magandang balita, Biblia. Ano ba ang nakasulat? 5.11 ng Hebreo. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo
sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Yung palang mapurol makinig. Ang ibig sabihin, mabagal umunawa. O, ngayon, inaasahan ko po yung narito po sa Facebook Live na 45 at YouTube Live na 30. O, sana kayo po ay hindi mapurol makinig. Sana po hindi kayo mabagal umunawa. Ano ang atin pong gusto pong bigyan pa ng paglilinaw? Ngayong gabi, yung sinasabi ko po na nagkakamali ang sinuman kapag ka ang pinagbatayan sa kaligtasan ay mabuting gawa. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na yung Kristiyanong naligtas na ay hindi na kailangan at hindi na dapat pang gumawa ng mabuti. Hindi ako tutol sa paggawa ng mabuti. Ang tinututulan ko, yung turo na ang mabuting gawa, ang batayan para sa kaligtasan. O bakit po ba ganyan na sinasabi ko? O eto, babalikan ko lang naman ng Epeso 2:8 hanggang 10 para maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Yan ang ating sinasabi. Kaya pala, ang kaligtasan ay hindi po sa pamamagitan ng mga gawa. Hindi yan ang batayan para ang tao po'y maligtas. Kasi ayaw po ng Panginoon na ang sino man ay magmapuri. Pag sinabing magmapuri, ikaw po ay magmamalaki. Ha? Na ikaw ay meron kang ipagyayabang. Ayan. Basahin ko po sa magandang balita Biblia, ha? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Yun ang iniiwasan ng Diyos, na naligtas ang tao dahil ang batayan na yung kanyang ginawa. Ang mangyayari po ay mayroong pagmamalaki, may magmamapuri. Ha? Nasa langit, nakarating sa langit, nandoon nakapamewang. Ha? At ang sinasabi, kaya ako karapat-dapat lang dito sa langit, sa kaharian ng Diyos, kasi nung ako ay nasa lupa pa, ako ay naging mabuting tao. Marami kong tinulungan, marami kong pinakain na mga mahihirap. Pinag-aral ko ng libre yung mga bata. Hello, nakikinig po ba kayo? Ha? Nandyan pa po ba ang ating mga kasama? Sa langit, ha? Kung ang batayan ng kaligtasan ay yung mga ginawa natin dito sa lupa, naku, napakaingay, napakagulo sa langit. Bakit? May kanikanyang ano po roon, umpukan. May kanikanyang bumabangka. Alam nyo po ba yung pagka may umpukan, may bumabangka? Yun po yung bida. Pagka sinagsalita, siya ang magaling. Siya ang bida.
Ha? Nung araw, meron po tayong nakasama dito sa church, sa iglesia. O, napansin ng mga kapatid. Pag ako po ay nangangaral, nasa pulpito ako, ha? Meron pong laging taas ng kamay. Ha? At gusto po ay pupunta rin sa pulpito at magsasalita. Ha? Nung mga panahong nakaraan, sabi sa akin ng mga kapatid, Brother Willy, kaya pala ganun yung kasama natin na yun. Noon pa namin nahahalata na pag may sinasabi ka, Brother Willy, tataas ng kamay, i-interrupt ka, at siya man ay kailangang makapagsalita sa pulpito. Yun namang mga sinasabi, Brother Willy, ano naman, nonsense naman. Wala namang kaugnayan doon sa pinapaksa. O, yun po, mga magulang at mga kaibigan, yung sinasabi natin na meron ang ano po, ang mentalidad, yung sarili po ay maitaas. Ha? Yung sarili po niya ang maipatanggap, maipakilala sa mga tao. O, yun ang ayaw ng Panginoong Diyos na mangyari, na ang kaligtasan, ang batayan niya yung mga ginawa mo. Ha? Parang yung binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, mga magulang at mga kaibigan, ha? Para lang po kayo magkairoon ng ideya dito po sa mga taong mapagmapuri sa sarili. O, dito po sa Lucas 18, at ang talata po'y 10 patuloy. Ha? Makita niyo po yung tao na mapagmapuri dahil ang kanyang pinipresinta yung kanyang mga gawa. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Hello, yung ating mga kasama. Napasin niyo po ba? Itong ating mga binabasang talata, meron pong binanggit ang Panginoong Hesukristo na tungkol sa dalawang lalaking nasa templo para manalangin. Ang isa'y pariseo, ang isa naman ay maniningil ng buwis. Yung pariseo, ano ginawa nung siya'y manalangin sa Diyos? Ito ang kanyang sinabi sa Diyos, pinasasalamatan kita, Diyos, na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Ano ginagawa po ng pariseo? Yung maniningil ng buwis, ano yan? Ini-small niya, minamaliit niya, at hinahatulan po niya, ha? Ito po ay judgmental. Hello? Ha? Hindi po pwede ito sa doon sa Itbulaga, doon sa kanilang segment na bawal, judgmental. Tama po ba? Ha? Judgmental po itong pariseo. Noong kinakausap niya ang Diyos. Tama po ba? Meron siyang pagmamapuri, pagmamalaki na ginagawa sa harap ng Diyos. Ano pa sabi niya? Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. O, ano po ang iniisa-isa ng pariseo? Yung kanyang mga gawang ginagawa. Tama po ba? Hello, yung ating mga kasama, sana po nasusundan niyo po yung ating binabasang mga talata.
Inagamit po ng Panginoong Hesukristo itong tungkol sa dalawang lalaking na nalangin sa templo. Ang isa'y pariseyo, ang isa'y maniningil ng buwis. Yung pariseyo, kung ating bibigyan ng pansin, nakikipag-usap sa Diyos, nananalangin sa Diyos, binubuhat ang sariling bangko. Tama po ba? Iniisa-isa niya sa Diyos lahat ng kanyang mga ginawa. Sabi niya, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Rese, tatapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo. Ay ayaw na itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa. Tatapwat ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas. Ayan, nakita niyo po ba, mga magulang at mga kaibigan? Ito po nga nabasa natin doon po sa dalawang nanalangin sa templo. Nanalangin sa Diyos, sino po ang inaring ganap? Hindi po ba ang inaring ganap yun pong maniningil ng buwis? Amen? Hindi naman inaring ganap yung pariseyo Bakit? Kasi yung pariseyo, nagmamataas sa kanyang sarili. Kaya siya yung ibinaba. Ngayon, yun namang maniningil ng buwis, nagpapakababa, siya naman ang itinaas. Amen. Amen po ba, mga magulang at mga kaibigan? Ang ginawa po noong maniningil ng buwis, ayaw man lang itingin ang kanyang mga mata sa langit, dinadagukan ng kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. O alam po noong maniningil ng buwis na siya po ay isang makasalanan at kailangan niya ng habag ng awa ng Diyos. Amen. Yung ating mga kasama, pwede po ba kayong sumagot dyan? Malaman ko lang kung nasusundan niyo po at nauunawaan niyo po itong ating tinatalakay ngayong gabi. Bakit ayaw po ng Diyos na maging batayan ng kaligtasan yung gawa ng tao? Kasi yan ang tao. Ang tao po, yung mga gawang ginagawa niya, yun ang kanyang gustong ipagmalaki, ipagmapuri. Kagaya po noong pariseyo, pagmamapuri ang ginawa, pagmamataas. Diyos na ang kausap niya, yung kanyang mga pagtataas sa sarili, yung kanyang mga ginawa, yun ang kanyang mga ipinaparada sa kanyang paniniwala na dahil sa mga gawang ginagawa niya, doon siya magiging dapat sa Diyos. Pero tingnan niyo po, yung maniningil ng buwis, kung ano po ginawa, pinakita po yung pagpapakumbaba. Nagpakumbaba po yung maniningil ng buwis. Umaamin siya sa Diyos na siya isang makasalanan. Kaya naman, humihingi siya ng
awa ng habag sa Diyos. O kaya sabi ni Jesus Christ, doon sa dalawang lalaki na yon, ang inaring ganap, itong maniningil ng buwis. Amen. Bakit? Eh kasi itong maniningil ng buwis, aminado siya na kailangan niya ng tagapagligtas. Ha? Siya ay isang makasalanan at siya ay nangangailangan ng awa ng Diyos. Ha? Para po ba yung inaawit-awit? Di ko akalain na ako'y binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Alam niyo po yung awit na yon, mga magulang at mga kaibigan. Ha? Yun po yung damdamin po noong maniningil ng buwis. Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Di ko akalain na ako'y binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ayon, mga magulang at mga kaibigan, sana yan din po ang ating damdamin. Tayong lahat, ha? Tayo po ay kinaawaan ng Diyos, kinahabagan ng Diyos. Ha? Kaya po tayo ay nagkaroon po ng kaligtasan. Huwag po nating isipin na ang kaligtasang ito ay dahil po sa ating mga gawang ginawa. Ayan, kay Tolitz Binuya, amen. Salamat po sa inyo pong sagot. O ngayon, ano po yung sinasabi ko na wag nating gawing batayan yung mabuting gawa para tayo magkaroon ng kaligtasan? Pero hindi ko po tinututulan, hindi ako against sa gawang mabuti. O kasi yung mga desperado, ganyan po nila lalaruin yan eh. Puputulin yung aking mga sinasabi para palitawin po na kontra-kontra. O ito po ha, para maintindihan natin. Babasahin ko po ng dire-diretso ang Epeso 2:8-10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Epeso 2:8-10. Sa YouTube 35, Facebook 37, praise the Lord. Ano dapat nating maunawaan dito sa Epeso 2:8-10, mga magulang at mga kaibigan? Pag ang tao po'y naligtas na dahil sa pananampalataya at kaligtasang biyaya, kaloob ng Diyos, ano po ang dapat makita sa tao na yon na naligtas na? Dapat makita sa kanya yung resulta, yung bunga noong kaligtasan. Ano po iyon, mga magulang at mga kaibigan? Yun po ang mabubuting gawa. Amen! Tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun po palang kaligtasan, dapat po yan po ay
mayroong maging bunga. Ano po ang bunga ng kaligtasan? Ano po ba yung resulta ng ating pagkaligtas? Ang makikita pong bunga, resulta ng kaligtasan, yung mabubuting gawa. Amen. Ano po ang nauna? Nauna muna yung kaligtasan. Pagkatapos ng kaligtasan, kasunod ang mabubuting gawa. Ha? Sa iba, binabaliktad. Ang ginawa, mabuting gawa muna, tapos ang resulta, kaligtasan. Ay, baliktad po iyon. Ha? Taliwas po iyon, salungat po iyan sa nakasulat sa Biblia. Ang nasa Biblia, mauna muna ang kaligtasan, tapos pagkatapos po ng kaligtasan, kasunod po yung mabuting gawa. Ha? Resulta po iyon, mga magulang at mga kaibigan, ng ating pagkaligtas. O ngayon, yung ginagawa naman nating gawang mabuti rito, o hindi pa rin natin masasabi na atin yon. Bakit? Filipos 2.13, Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Hello? Ah, kaya ang isang Kristiyano, wala talaga sa isip niya, puso niya, na siya magmamapuri eh. Bakit? Eh kung meron man siyang ginagawa rito, nagawang mabuti, eh dahil pa rin sa Diyos yun. Di po ba sabi ni Jesus Christ, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Tama po ba? Juan 15:5, mababasa po natin yan. Sinabi ng Panginoong Jesus, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. O bakit tayo nakakagawa? Dahil sa Diyos, dahil kay Jesus Christ. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga naunawaan po yan? Ang kaligtasan, nauuna yan. Kasunod po, nung kaligtasan, mabubuting gawa. O, doon po sa grupo, sa may Apalit, Pampanga, binaliktad. Mga kapatid, gumawa tayo ng mabuti para tayo maligtas. Ah, hindi po ganon. Ah? Yun po ay kabaligtaran. Ah? Yung ganong aral na kailangan mong gumawa ng mabuti para ikaw ay maligtas. Sa Biblia po, yung mga Kristiyanong naligtas dahil sa pananampalataya, sila po'y gumagawa ng mabuti. Yun ang nasa Biblia. Gumagawa ng mabuti ang Kristiyano dahil siya po ay naligtas na. Hindi gumagawa ng mabuti ang Kristiyano para maligtas siya. Amen. Pwede po bang mag-amen ang ating mga kasama ngayong gabi? Sana nakuha niyo po yung punto na yon. Ang Kristiyanong naligtas na gumagawa ng mabuti. Magbibigay ako ng halimbawa. Si Maria Magdalena, masamang babae. Ha? Pero nung siya po'y sumampalataya kay Jesus Christ, hindi na po siya gumawa ng mga gawang masama. Ha? Ang ginawa na po ni Maria Magdalena ay yung mabubuting gawa dahil siya po'y naligtas na. Amen. Tigil yung masamang gawa at ang ginawa na po ni Maria Magdalena yung mga mabubuting gawa. Si Santiago, maniningil ng buwis, korap, nang siya po'y kumilala sa Panginoong Hesukristo, tigil ang kanyang masamang gawain.
Ha? Sabi pa niya sa ating Panginoong Jesucristo, kung ako ay nakasingil ng may daya, ay isa sa uli ko ng makaapa. Pinapakita lang na nagkaroon ng pagbabago doon po sa naligtas na dahil sa pananampalataya. Ang makikita na pong resulta yung mga gawang mabuti. Amen. O ngayon, yung mga gawang mabuti na ginagawa natin dito sa ibabaw ng lupa, mga magulang at mga kaibigan, yung ating mga gawang mabuti rito, meron naman po yung naghihintay na mga ganting pala. Meron pong mga rewards o mga gantimpala na ipagkakaloob ang Panginoong Jesucristo sa ating mga gumawa ng mabuti habang tayo po ay narito po sa ibabaw ng lupa. Basa Apokalipsis 22. Ito po ang ating mababasa sa talata 22:12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ano po ang naghihintay naman sa atin sa mga ginawa nating mga gawang mabuti habang tayo po ay nabubuhay dito po sa ibabaw ng lupa? O yung mga gawang mabuti, meron po namang ipagkakaloob na mga ganting pala o mga rewards ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, huwag akong pagkamalian. Huwag akong gagawan ho ng istorya ng mga kritiko. Puputol-putol na sinasabi ko, palilitawin, dyan ba kayo sasama kay Willy Santiago? Tinuturo niya na hindi na dapat gumawa ng mabuti? Hindi na kailangan ng mabuting gawa? Walang ganun. Hindi ganun ang aking sinasabi. Uulit-ulitin ko po. Ang sinasabi ko, ang aking pagtutol doon po sa katuruan na ang gawang mabuti, batayan sa kaligtasan. Doon ako tutol. Dahil ang kaligtasan po, yan po ay biyaya. Yan po'y kaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya. Kaya naman sila sumasampalataya, nagkaroon ng pananampalataya, kasi galing din sa Diyos yung pananampalataya. Amen. O ngayon, yung mga naligtas na yon dahil sa pananampalataya, gumagawa ng mabuti, kaya naman nakakagawa ng mabuti dahil pa rin sa Diyos. Amen. Kaya walang dapat na magmapuri, walang dapat na magmalaki na tao sa harap ng Diyos. Nagkakaintindihan po ba tayo? Maliwanag na po ba yan, mga magulang at mga kaibigan? Yung gawang mabuti, ginagawa iyan ng mga taong naligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po yung sample ng gantimpala, Brother Willy? Mahaba-haba po yan, Brother Alan Zarandin. Inaanyayahan ko na lamang po kayo sa darating na Huwebes. Kung nolooben ng Panginoon, talakayin natin yung mga iba't ibang rewards, yung iba't ibang mga ganting pala na ipagkakaloob ni Jesus Christ sa mga naligtas na dahil sa pananampalataya.
Saan po ba mangyayari yung recognition? Yung pagbibigay ng mga gantimpala sa lahat ng mga naligtas dahil sa pananampalataya at gumawa ng mabuti. Tandaan natin, kaya naligtas dahil sa pananampalataya, hindi naman dahil sa mabuting gawa eh. Nung sila'y maligtas na dahil sa pananampalataya, sila'y naging manggagawa ng mabuti. Hindi pwedeng mauna yung gawang mabuti tapos kaligtasan. Hindi ganun sa Biblia. Ang nasa Biblia, nauna muna yung kaligtasan tapos ang resulta yung mabuting gawa. Amen. Naintindihan po ba ng mga narito sa Facebook Live at YouTube Live? 35 ang nasa Facebook Live. YouTube Live po. Pwede po bang mahingan natin ng sagot yung mga nasa YouTube Live? Yung tungkol sa rewards, gantimpala, hindi na po natin yan mabibigyan ng pagtalakay dahil malapit na pong maubos ang oras po natin. Tayo po ay malapit na pong magdalawang oras. Kaya inaanyayahan ko na labang po ang ating mga kasama na magpatuloy po kayo. Itutuloy po natin ang talakayang ito at sa darating na Huwebes, kung loloobin ng Panginoon, talakayin natin ang iba't ibang mga gantimpala, mga rewards na ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga gumawa ng mabuti na mga Kristiyano samantalang sila'y nabubuhay at narito pa sa ibabaw ng lupa. Tandaan natin, ang Kristiyano kaya gumagawa ng mabuti dahil naligtas na siya. Hindi gumagawa ng mabuti ang Kristiyano para siya'y maligtas pa lang. Ito po halimbawa, para magkaintindihan tayo. Ang aso ay tumatahol sapagkat siya ay aso. Nakikinig po ba? Ang aso ay tumatahol sapagkat siya ay aso. Hindi tumatahol ang aso para siya ay maging aso. Hello, yung ating mga kasama, nakuha niyo po ba yung halimbawa na ginamit ko? Tumatahol ang aso sapagkat siya ay aso. Yun ang nature niya. Tumatahol ang aso sapagkat siya ay aso. Hindi tumatahol ang aso upang siya ay maging aso. Ganon din po sa Kristiyano. Ang Kristiyano gumagawa ng mabuti dahil ligtas na siya. Hindi gumagawa ng mabuti ang Kristiyano para maligtas pa lang siya. Amen! Klaro po ba yan? Maliwanag po ba yan sa ating lahat? Yung ating mga kasama, I hope and I expect na itong dalawang oras na pag-aaral natin ng mga salita ng Diyos, nakinabang naman po tayo at tayo po ay natuto. O ngayon, yung mga gawang mabuti na ginagawa ng Kristiyano dito po sa lupa pagdating ng araw, yan po ay gagantimpalaan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung ating natatalakayin naman sa darating na Huwebes, kung loloobin ng Panginoon. Samantala, ngayong gabi, inaanyayahan ko na po ang ating mga kasama. Tayo po ay gumawa po ng isang commanding prayer, utusan ang mga sakit at karamdaman na nasa ating mga katawan, pati na po sa ating mga mahal sa buhay.
Ha? Sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, tayo po'y tatanggap ng kagalingan. Si Jesus Christ, dapat nating sampalatayanan, hindi lamang bilang Panginoon at tagapagligtas. Dapat po sumampalataya tayo kay Jesus Christ bilang ating dakilang manggagamot. Amen. Ha? Yan ang ginawa ni Jesus Christ sa krus. Noong kanyang ipinagkaloob ang kanyang buhay, nung siya'y namatay sa krus, tinubos niya ang ating mga kasalanan, tapos po pinagkaloob naman niya ang kagalingan sa lahat ng ating mga sakit at mga karamdaman. Yan po'y para sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sige po, sabay-sabay po tayo. Taas ang ating kanang kamay. Yung isang kamay po natin ay atin pong ipatong, ilagay sa parte ng ating katawan o sa katawan ng ating mahal sa buhay na nangangailangan po ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan ang lahat ng mga sakit, karamdaman, umalis ngayon sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan, kalakasan, ay ipagkaloob na dumaloy sa lahat ng nanonood ng Bible program. Be healed, be restored in Jesus Christ's name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa lahat ng mga nakisabay po sa ating commanding prayer na ginawa, balitaan niyo po ako kung ano na po ang ginawa ng Panginoon sa inyo. Kung kayo po ay guminhawa o lubusan na pong gumaling sa inyong mga sakit at mga karamdaman. At yan po'y ating ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi, bago po tayo matulog, manalangin tayo at magpasalamat sa Panginoon. Sa umaga po, sa ating pagising, yan po ang ating unahing gawin. Manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Good night and God bless po sa ating lahat. Is it not written, "My house shall be called of all nations the house of prayer"? Be a part in building the foundation of our house of worship. If you are blessed by this ministry, thank you for your support. Church Bank Account. Members Church of God in Jesus Christ Worldwide.